Ngayon po, dumako na tayo sa iba't ibang uri ng learning modalities na inihanda ng DepEd. Ano nga ba ang mga ito? Isa-isahin po natin. Una ay ang remote learning o modular learning. Base sa isinagawang survey ng DepEd, lumalabas na mas malaking porsyento ng mga magulang at mag-aaral ay pinili ang modular learning. Ano nga ba ang module? Ito ay kagamitan ng mag-aaral na naglalaman ng isang aralin na isinulat sa paraang madaling maunawaan at magagawa ng mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. Ito ay sinulat, binuo ng mga piling guro at binusisi o sinuri ng mga supervisor sa lungsod Caloocan. Ito rin ay para sa independent learning o sariling sikap sa pag-aaral. Ang module ay mas pinasimple at pinadali ang mga lesson at activity para sa mag-aaral. May nakatakdang araw po kung kailan dapat matapos ang lahat ng gawain sa module. Huwag agad-agad tapusin ang pagsagot sa module, mga mag-aaral. Basa-basa lang muna. Nais ko nga pala pong ipabatid na naging matagumpay ang pamamahagi ng module sa ating paaralan. Naging maayos, organisado, at payapa ang pamamahagi ng mga module. Dahil na rin po ito sa pamumuno ng bagong OIC principal na si Ginoong Ferdinand A. De Leon. Siyempre, katuwang po niya ang mga puno ng kagawaran at ang mga year-level chairman. Nakuha po ninyo ang module ng libre. Sakaling may di inaasahan na pangyayari at hindi nakakuha ng kopya ng module, maaari po makahingi ng soft copy sa guro kung ikaw ay may sapat na koneksyon gamit ang FB Messenger. At kung wala naman pong koneksyon, maaari po ninyong i-text ang mga gurong tagapayo. Humingi ng tulong sa guro sa mga panahong may mga katanungan ukol sa pag-aaral ng inyong anak. Ngunit mangyaring ipaalam ito ng mas maaga upang maiayos ang oras na para sa iyo. Ang self-learning module po, kapag nasagutan ay hindi na ibabalik sa paaralan. Babalik lamang po kayo dala ang eco bag. Kung kayo po ay bibigyang muli ng panibagong module na kailangang sagutan. Tandaan niyo po yan ha, mga magulang. Yung eco bag po ay dadalhin niyong muli upang diyan na naman ilagay ang panibagong module. Ang paghahanda po ninyo para sa inyong mga anak ay gisingin ng maaga. Tulungan na maihanda ang kanyang sarili na maayos para sa pakikipag-usap sa guro via FB Messenger at ikondisyon na isipan ng bata na siya ay nasa loob ng silid-aralan. Magtalaga po tayo, mga nanay-tatay, ng lugar sa inyong tahanan na magagamit bilang lugar-aralan ng bawat bata at siguraduhin na ito po ay kaaya-aya at komportable. Inihiling po namin na iwasan ang mga sitwasyon na makasasagabal sa mabisang pag-aaral ng bata. Ihanda rin po at siguraduhin na nasagutan ng mag-aaral ang mga gawain sa module at learner's weekly home learning task na may kaugnayan sa paksang inaral upang mas maayos na maitatanong ang mga aralin na nangangailangan ng iba yung paglilinaw mula sa guro. Mga magulang, meron pong nakapaloob dyan sa EcoBag na Parents Monitoring Checklist. Ito ay ginawa upang masundan ang kalagayan ng pag-aaral ng bata. Inihiling po namin lalagyan ng karampatang puna o remarks at pahayag ang bawat aralin na di natapos. Sabihin niyo po yung dahilan kung bakit hindi po natapos. Inuulit ko po sa mga bata, sa mga magulang, na huwag pong mahihiyang magtanong. Narito naman ang mga patnubay para sa mga mag-aaral. Paano nga ba gamitin ang module? Bago simulan ang gawain sa module, kailangan nyo munang isantabi ang lahat ng inyong pinagkakaabalahan.
upang mabigyang focus ang inyong gagawing pag-aaral gamit ang module. Ang mga nakasaad sa aralin ay makatutulong sa paghubog ng inyong pagkatao. Daan upang ikaw ay magkaroon ng tamang pagdedesisyon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Maging responsable at produktibong mamamayan na may malasakit sa kalikasan at pagmamahal sa Diyos at bayan. Mga mag-aaral, basahin at unawain mabuti ang mga panutong nakasaad sa bawat bahina at isulat ang mahalagang impormasyon sa inyong kwaderno upang mas madali mong matandaan ang mga konsepto na makatutulong sa iyong pagkatuto. Kung may mga katanungan, humingi ng tulong sa magulang, kasama sa bahay o sa iyong guro sa takdang araw na inilaan sa iyong asignatura. Sagutan ang mga gawain at pagsasanay ng buong husay at katapatan. Pag-aralan mabuti ang pangwakas na pagsusulit upang malaman ang antas ng iyong pagkatuto. Ito magiging batayan kung may kakailanganin ka pang idagdag na pagsasanay para lalong malinang ang mga kasanayan na dapat malaman at matutuhan. May halimbawa pong schedule ng klase, mga magulang. 8 o'clock po to 9:30, preliminary. Ibig sabihin po, ihahanda po natin ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos po, mag-uumpisa ang klase nila 9:30 to 11:30 sa umaga. Isang subject po yun. Huwag po kayong magtaka kung ang guro ay madali pong itong leksyon. At yung iba pong nalalabing oras sa loob ng 2 oras na yun at may natira pa, yun po yung paraan ng guro kung saan pasasagutan ang module. Pagkatapos po na 11:30, magbe-break po sila 11:30 to 1 o'clock. Break po yun, siesta time. Patulugin nyo muna po ng saglit ang inyong anak para makapahinga. Pagkatapos po, 1 o'clock to 3 o'clock, panibago na naman pong subject yun. 2 oras po. Ito po ay Lunes hanggang Webes. 2 oras po sa umaga at sa hapon. Kapag naman po Biyernes, ito po ay ang completion. Pagtatapos po nila ng mga gawain, proyekto, o yung pagsagot sa module. Nakabatay na lang po ito sa kasunduan nila ng kanilang mga guro o ng gurong tagapayo. Isa pa po ang makatutulong sa atin, lalo na kung tayo po ay walang gadgets, walang internet, o walang sapat na kakayahan upang turuan ng mga bata, huwag mag-alala. Meron po tayong DepEd TV radio program na inihahanda ng ating kagawaran upang maging tulay para magpatuloy ang pagkatuto ng inyong mga anak. Nais ko na naman pong ibigay o ang pagpapaliwanag ng iba pang modalities ay sasagutin o ilalahad ng aking katotong si Ma'am Corazon Formilosa. Maraming salamat, Ma'am Angie. Magandang buhay po sa lahat. Narinig na po natin ang paliwanag ni Ma'am Angie kung sakali ang napiling paraan sa darating na pasukan ay remote printed o yung tinatawag na module. Ito ay isang paraan na hindi na kinakailangan ng gadget at ng internet connection. At ang isa pa pong paraan ay ang TV radio based learning. Ngayon naman po, aking ipapaliwanag ang online o digital learning. Ano nga ba itong tinatawag na online learning? Ito ay isang uri ng distance learning na kung saan kailangan nating gumamit ng gadget tulad ng desktop, tablet, laptop o cellphone. At higit sa lahat, kailangan natin ang internet connectivity. May 2 platform po ang ating online learning. Ang isa po ay tinatawag na FB Messenger Classroom at ang pangalawa ay ang Learning Management System. Sa traditional setup na karaniwang tinatawag na face-to-face,
May kanya-kanyang classroom ang bawat mag-aaral. Ganon din po ang mangyari sa online. Magkakaroon din po sila ng kanya-kanyang classroom. Ito po ang tinatawag na FB Classroom o FB Messenger Rooms na kung saan ang bawat mga mag-aaral ay may susundin na virtual classroom guidelines. Simulan po natin sa Facebook Classroom. Ito po ay nilikha o ginawa ng gurong tagapayo upang sama-sama ang mga mag-aaral sa iisang lugar. Ito ang magsisilbing silid-aralan ng mga mag-aaral. Ang FB Messenger Room ay maaring tumanggap hanggang 50 tao nang walang limitasyon sa oras. Ito ang chat room na ginawa ng mga guro ng bawat asignatura na kung saan magaganap ang follow-up at talakayan sa paksa. Ang mga pakikipag-ugnayan ay magaganap dito, mga paliwanag, paglilinaw na kinakailangan para sa pangunawa ng mga mag-aaral sa bawat asignatura. Dito, maibabahagi ng guro ang mga ginawa niyang PowerPoint, video at iba pa. Ang mga mag-aaral ay maaring i-mute at i-unmute ang audio at isara ang camera. Sa paggamit po ng Facebook, magkakaroon po ng Facebook setup, Facebook personalities at FB classroom guidelines. Simulan po natin sa mga mag-aaral. Una, ang pangalan ng mag-aaral. Gamitin ang buong pangalan ayon sa nakasaad sa kanilang birth certificate upang madaling makilala ng kanilang mga guro. Kung ang mag-aaral ay 13 gulang pababa, kailangan ng pahintulot ng magulang. Pagdating naman po sa profile picture ng mag-aaral, kailangan po na nakasuot siya ng school uniform. At ang mga bago o transferee, kailangan hanggat maaari ay gumamit ng puting t-shirt. Kung magpapakuha naman po kayo ng larawan, minumungkahi na gumamit ng puting background at formal na kasuotan. Pagdating naman po sa frame, iminumungkahi na magkaroon ng pare-parehong frame na may school logo at taunang pampaaralan. Ito pong frame na to ay sadyang ginawa upang madaling makilala ang mag-aaral, ang mga guro, at ang mga tagapangasiwa. Kung papalitan ang profile picture, meron po kayong add frame na pagpipilian. At ito pong frame na ito na may school logo at taunang pampaaralan ang magsisilbing EID ng bawat mag-aaral. Naririto na ang Facebook personalities ay binubuo ng mga magulang, tagapayo, guro ng bawat asignatura at mga tagapangasiwa ng ating paaralan. Ang mga magulang ay magkakaroon ng sariling Facebook group or chat box. Ito ang magsisilbing komunikasyon ng mga magulang at gurong tagapayo para sa mga paalala, pagpupulong, mga dapat linawin, alamin tungkol sa mga gawain ng kanilang mga anak. Ang gurong tagapayo ay magkakaroon ng official Facebook account na para lamang sa online learning platform. Dito, madali silang makikilala dahil sa profile picture at Facebook frame. Ang bawat guro ay gagawa ng messenger classroom depende kung ilan ang hawak niya na klase. Dito, sasabihan niya ang kanyang mga mag-aaral na sumali o siya mismo ang mag-a-add. Kasama sa FB Messenger Classroom ang principal, department head, at master teachers. Sa FB Classroom Guidelines, nakasaad ang mga alituntunin na dapat sundin ng mga mag-aaral. Una,
Inaasahan na bawat mag-aaral ay magpapakita ng paggalang sa kilos at gawa sa kanyang mga guro at kapwa mag-aaral. Pangalawa, dapat maging alerto, aktibo sa mga virtual na talakayan at lagi makikinig sa mga ibinibigay na tagubilin ng kanilang mga guro. Pangatlo, iwasan ang cyberbullying. At pang-apat, iwasan ang mag-post ng mga larawan na maaaring makasira sa dignidad ng isang tao. Ang isa pang tagubilin sa mga mag-aaral ay ang irespeto ang privacy ng bawat isa. Huwag ipamigay ang password kung kani-kanino. Huwag i-accept ang friend request mula sa di kilalang tao. Igalang ang oras na inyong tagapayo at mga guro. Ito naman ang paalala tungkol sa class schedule. Sundin ang inilaan na oras sa pag-aaral. Pumasok, mag-sign in sa takdang oras. Magsuot ng angkop na damit sa virtual class. Laging ihanda ang mga kinakailangang gamit sa oras ng klase. Ito naman ay paalala sa paggamit ng Facebook Classroom at Facebook Messenger. Una, sundin ang alituntunin na inihanda ng guro habang gamit ang Facebook Classroom at Facebook Messenger. Huwag bahain ng comment or post ang FB wall or chat group. Gumamit ng emoji icons ayon sa napagkasunduan sa klase. May lilinawin lang po ah. Yung pong pagsagot ng mga bata ay depende po yan sa sasabihin ng mga guro. Kung ito po ay ilalagay sa isang buong papel o sa bond paper. Ngayon po, kung may kakayahan na may connection, pwede pong isend ang kasagutan sa FB Messenger. At kung wala naman pong connection, ito po ay maaaring dalhin muli sa paaralan. Yun lang po ang paglilinaw. O mga bata, basa-basa na, umpisa na ang pagsagot kasi matatambakan kayo ng mga sasagutan niyong module. Week 1 at week 2 ang inyong natanggap. Okay?